Hi, magandang gabi po mga kababayan ko taga-lungsod ng Maynila. Sana po nasa mabuti kayong kalalagayan at malusog na pangangatawan ngayong linggo na ito. Linggo po ngayon at nais po namin ipabatid sa inyo muli sa araw-araw na ginawa ng Diyos. At salamat sa Diyos ay kahit anumang hirap na ating dinaranas ay nakararaos pa rin tayo. Katulad ng kasabihang habang may buhay, may pag-asa. Ito po ay ginagawa ng inyong pamahalang lungsod at para na sa ganoon, excuse me, mabigyan kayo ng mga tamang impormasyon tungkol sa mga nagaganap at magaganap sa ating lungsod. Kung hindi man po kalabisan, ay manatili kayong manood ngayong oras na ito at kung sa tingin ninyo magiging mabisa at mahalaga yung mga impormasyon na aming ipagkakaloob sa inyo ngayong araw na ito, linggo, ay i-share nyo sa inyong mga mahal sa buhay, kaanak at mga kaibigan o kasamaan sa komunidad, mga kababayan. Una, akin pong ibibigay sa inyo ang katayuan nating mga kababayan na may COVID-19 at mga PUIs, pero hinihikayat ko po kayo na manatili sapagkat meron po akong i-announce tungkol po sa ating mga senior citizen. Okay? So, please share this kung kayo may mga lolo at lola o nanay tatay na senior citizen dahil meron po tayong gagawin na konting abilidad ng inyong pamahalang lungsod ng Maynila. So, anyway, magsimula po tayo ngayong araw na ito ay meron tayong 13 na bagong confirm na COVID-19 virus carrier na tagalungsod ng Maynila. At meron naman tayong bagong suspected PUIs na 107. No? Kaya po, ang total natin sa confirm ay 445 confirmed cases at 680 na confirmed cases at 57 na po ang nag-recover. Meron po tayong isang bagong nag-recover ngayong araw na ito. At salamat naman sa Diyos. At siyempre, ang pangarap natin at panalangin natin na yung 680 huwag maging positive, yung 445 ay lahat po sila ay gumaling. Yan po ang ating pangarap at panalangin sa Diyos. At siyempre, ang panalangin at panawagan natin. Panalangin natin sa Diyos at panawagan namin sa inyo bilang pamahalaan na patuloy tayong makikisa sa panawagan ng national government ng social distancing, quarantine at ipinatutupad natin sa Maynila at na curfew. Nasa inyo pong mga screen yung total ng ating COVID-19 presence sa lungsod ng Maynila. At nandyan na rin po nakatala yung mga area. At kung kayo napapabilang sa mga area na yan, ay masasabi ko po ay mag-ingat lamang ho ng kaunti at magkusang sumunod sa ating sa panawagan ng ating pamahalaan. At sa kasalukuyan po, yung tinatagpo ni Pangulong Duterte na sa Ninoy Aquino Stadium na COVID Center ay may 14 na po tayong napadala doon na galing naman po sa bagong tatag na Delpan Quarantine Facilities. Nandito po natin binabahay ang mga PUIs bukod sa ating ospital, bukod sa atin sa Santa Ana MIDCC, ay meron pa tayong dinagdag na bagong pasilidad. No? Ngayon naman, mga kababayan, as of today, meron na po tayong 1,020 na na-swab test sa ating lungsod. Yan pong swab testing is the gold standard of really finding out through laboratory test kung ang isang tao, o PUI man o PUM, ay positibo o negatibo sa COVID-19. At nais ko pong ipabatid sa inyo ang mga bagong mga tatag na testing booth. No? Patuloy natin pinalalaki, pinalalawak,
pinahahaba ang kamay ng ating mga ospital to address COVID-19 virus. Sa Gat Andres, ito po yung mga testing booth natin. Ano? Sa Gat Andres, meron tayong dalawa. Sa ospital ng Tondo, meron tayong isa. Ospital ng Maynila ay dalawa. Ospital ng Sampaloc ay isa. Santa Ana Hospital ay tatlo. At Justice Jose Abad Santos, isa. At sa Manila Health Department, sa Maydelpan, sa Delpan quarantine facilities natin ay tatlo. Meron tayong 13 na testing area. At palalakihin pa natin ang palalakihin, mga kababayan. Pero, ulit-ulitin ko, para hindi na po masyadong lumalaki at napapagod ng gusto at nabubulunan ang ating mga ospital at mga doctors and nurses, ay sana po talaga ay lagi natin ipagpa-practice, paghuhugas ng kamay, paglalagay ng mask, pag-social distancing, at pagsunod sa quarantine, mga kababayan. Ngayon naman, kung maalala ninyo, nung Sabado, ay nag-umpisa tayo mag-distribute ng bigas. No? That was Saturday morning. Ngayon po, as of 3 p.m., kanina, nabigyan na po natin ang 896 barangay sa buong Maynila. Ito po ay lumalabas na 36,780 kabans of rice, amounting to 606,097 families. Dati ho, ang target lang natin, 568,000 families sa lungsod ng Maynila. Ngayon po, pati sinasabi namin sa inyo, ang bilin nga namin sa ating mga barangay official, butante, hindi butante, o basta nandito sila sa Maynila, yung mga pamilya na yon ay tulungan ninyo. Kaya po, lumobo na po ng gusto yung ating numero ng pamilya sa ating lungsod. Ang bawat pamilya ho na 606,097 ay tatanggap ng tigta 3 kilong bigas. At sa loob lamang ng 48 oras, natapos na po natin ang buong Maynila. Kaya ang pakiusap ko sa mga barangay officials, i-distribute nyo na po kagad yan, saluki nyo na po kagad yan, ipamigay nyo, ikatok nyo na sa mga bahay ng inyong mga nasasakupan. Dahil po, may isa na namang bagong magandang balita kayong gagawin para sa inyong mga nasasakupan sa inyong barangay. Let me just run down the numbers. District 1, 136 barangay, 140,166 families. District 2, 122 barangays, 68,877 families. District 3, 123 barangays, 72,163 families. District 4, 192 barangays, 88,404 families. District 5, 184 barangays, 142,838 families. District 6, 92,365 families. Sa Cardinal Sin Village, 1,293 families. So, yan po ay total of 606,097 families ang nabigyan ng bigas. Bukas, yung ating food box ay marami pa tayong dumating ngayon. Ngayon po, kung hindi po ako nagkakamali, halos 27,000 ang dumating na food box. Ito po yung mga ibinibigay natin noong mga nakaraang linggo at patuloy tayo nag-accumulate ng supplies. So kahit na nabigyan na kayo ng bigas, kahit nabigyan na kayo recall this, ng 1,000 pesos per family, ito naman no, ay tuloy-tuloy pa rin yung food box sa mga hindi pa nakatanggap. So pipilitin namin matapos ang buong Sampaloc sa loob ng 2 araw para meron silang konting imbak ng bigas. Dahil po meron pong magaganap sa Sampaloc sa mga darating na araw at ito'y aming ipapahayag sa inyo, mga taga Sampaloc. Ito'y pinaplano namin at pinaplano ng maigi kasi po ito ay malakihan.
So, antabayanan nyo lamang ang aming mga announcement. Kaya po, ang pag-iikayat ko sa inyo habang kami nagbo-broadcast at kung sakaling kayo'y na-notify at nanonood, ay tapusin po ninyo ang buong broadcast para po na sa ganoon makakuha kayo ng mga mabibisang impormasyon, mahalagang impormasyon bilang gabay nating lahat dito sa ating lungsod ng Maynila. Okay. Ngayon mga kaibigan, nais ko pong pasalamatan si Senator Bong Revilla. Siya po ay nagpadala ng 1,200 na pack of goods para po sa mga nasunugan, no, sa atin sa tundo. Maraming maraming salamat Senator Bong Revilla sa tulong ninyo dito sa aming mga kababayang nasunugan sa lungsod sa May Tondo, Delpan area. Now, maraming salamat din kay Edwin Pan and Chinese Chairman On Siong of Manila Chinese Action Team. Nagbigay po silang 500 pieces banig for our homeless and fire victims. Kung maalala ninyo kahapon, Tihuba, ay pinilit nating kalingain yung mga natitira pang mga street dwellers at homeless na nakikita pa natin sa iba't ibang lugar sa lungsod, na bagamat hindi sila taga Maynila, sila po ay naglalakad galing sa ibang syudad, papasok sa Maynila at pakalat-kalat po sa Maynila, ay atin pa rin silang kinalinga. Kaya sila po ngayon ay nasa San Andres Sports Complex. So dalawang complex na po ang inuukupahan ng ating mga homeless at mga street dwellers, no? Sila po ay pinapakain, umaga, tanghalian, hapunan. Meron silang palikuran, meron silang paliguan. Meron sila pong mga bagay na nagagamit nila sa pang-araw-araw na buhay, kaloob ng pamahalang lungsod ng Maynila. Yung unang naitatag ay sa Delpan at doon po simula pa lamang ho, dalawang araw noong pagkakaumpisa natin sa ECQ. Kaya po in our own little way, no? May awa ang Diyos. Eh, kakalingain natin sila. 500 pieces banig, home, 600 packs of bread, 20 boxes of calcium, 50 boxes of peanut butter. At maraming salamat sa Liberty Food Mart, 712 pieces muffins. O, yan ha. So maraming maraming salamat sa kay Senator Bongo, Bong Revilla, Senator kay Edwin Pan and Chairman Once at sa Liberty Food Mart.